Ayun guys, what's up? Medyo long time no hear tayo. At dito, i-monetize natin itong isang channel natin dahil medyo na-demonetize nga yung malaking channel natin. Kaya dito muna tayo habang sa June 12 pang reapply ko. Kaya dito muna tayo ako magre-reaction muna. Re-reactionan natin itong live ni Lemor patungkol dito sa hinihinging humanitarian ni Geraldine Roman. Ayan ha, Geraldine Roman ng Kongreso, First District ng Bataan. Ito ay sulat niya neto lang, May 18, 2023. Kailan lang ito? Ayan, at may pirma siya dyan. Mr. Francis Leo Marcos. Dear Mr. Marcos, once again, I would like to thank you for your initiative to extend much needed help to my constituents. We truly appreciate your in-kind donation that you wholeheartedly sent to my constituents at the height of the COVID-19 pandemic. Ayan, at nagbigay po, maliban po sa panibagong mga gatas, gatas ang pinadala yata ni Idol nitong kay Ma'am Geraldine Roman. Hindi yata bigas, gatas ang alam ko. Maliban dun sa salamin nung 2014 pa yata yun, yung salamin. Kaya ngayon, ayan na. My district will once again, humihingi na naman from your golden heart in the form of eyeglasses which you will provide. As of yet, we are receiving requests from a multiple of Bataeños, young and alike, young and old alike, who are in urgent need to the same. It is in this light that I would like to request for an optical mission that could greatly improve the vision of my constituent. I look forward to your favorable response. May God bless you more so that you can help more people. Very truly yours, Geraldine B. Roman. Ayan po. At dito nga, sa... Ay, hindi makita. Medyo litan natin ito. At dito nga sa... live ni Lemor ay binanggit na ni Idol na approve na nga ni hinirang ng langit. Approve na yung request ni Ma'am Geraldine Roman. Ang tanong na lang kung kailan. Yan po. Pwede kayo umuwi lahat at mag-represent ng isang epic humanitarian ever happen sa Pilipinas. Yan ang sabi niya. Sabi ni hinirang ng langit. Kaya, pakinggan natin. Ang tanong ko nga eh, sabi nga ni Idol, bakit kay FLM humihingi si Ma'am Geraldine? Dahil napatunayan niya na noon ay nagbigay na naman noon 2014 pa. At nung kasagsagan ng pandemic, wala namang ibang nagbigay kundi si FLM lang. Kaya, alam niya na si FLM talaga ay tunay. Hindi pa pogi lang. Hindi pa yan politiko, ha? Hindi pa yan. Sabi nga ni Idol eh, bakit hindi sa mga kay PBBM humingi? Sa mga senador? Sa mga congressman? Bakit kay FLM? Yun, mukhang may nalalaman. Mukhang alam din ni Congresswoman Geraldine Roman na si SWB lang ang tanging makakapagbigay nito. Pero yung mga baser ay pilit na sarado ang mata
dapat magsalamin kayo. Ayan, pakinggan natin dito sa live ni Lemore. Ng isang epic humanitarian ever happen sa Pilipinas! Sabi ni Boss Hinirang, uulitin ko, pwede kayong umuwi lahat at mag-represent ng isang epic humanitarian ever happen sa Pilipinas! Sabi ni Kuya Roman Carino, back up Knox Matin the gold in fourth. Tama eh. Hindi, ano ko lang, naisingit yan eh. Back up yung gold sa Port Knox. Dapat yan. Gold in Port Knox. Naisingit yung Knox sa back up. Ang gold, matindi. Matindi ang backup, sabi ko. Gold in Port Knox, ang backup. Yun, Lemor, nagka-ano-ano lang kasi naiano ko yung cursor. Hindi ko napansin na naisingit yung cursor dun sa backup ang gold, sabi ko. Napunta yung Knox, Port Knox dapat yan eh. Ayan. Iyan ang mga backup ni SWB na chairman ng Marcos Foundation. Na yung ibang mga basher ay hindi ba sila nagtataka? Bakit siya lang ang nakakagawa niyan? Buong Pilipinas pa yan. Maguindanao, si BBM, may nagawa bang humanitarian? Ngayon nga presidente na. Ano ang mga lumalabas na siya ay presidente na? Diba? Ang daming mga ano ba yun? Patutsada o mga parinig ni Madam Maharlika patungkol sa kanila ng kanyang asawa na tinawag na nga ni Maharlika na siya ay kuting ng norte, hindi na tigre dahil wala nga eh. Hindi man lang siya nagsasalita sa mga lumalabas. Kaya, sino ang tunay? Dito mo makikita, oh, patunay ito mula kay Ma'am Geraldine B. Roman. Ayan po. Kaya, kayo na po ang bahalang humusga kung sino ang tunay na SWB signatory. Yan ang mga katunayan, sabi nga ni Idol. Gusto niya lahat ng mga Pilipino ay mapasalaminan ng libre. Ayon. Dahil yan ang kanyang advocacy. At sabi nga ni Pangulong Ferdinand Marcos, my earthly goods has already in the disposition of the Marcos Foundation. At sino ba ang chairman ng Marcos Foundation? At sinabi na nga, si Idol ang chairman. Diba? Sa kanya ipinadaadaan lahat. May mga request na ganitong ipinakita na natin noon na bagaman nagre-request kay BBM ay si FLM ang nagpapatupad. Ganun po yun. Sa susunod na ano, ipakita natin yung mga ano, kung ma-retrieve ko pa yung mga ano na yon, yung mga dokumento na yon. Hindi ko yata na i-file yun eh. Ewan ko kung na-delete ko na. Tuloy natin. Yan, nag-comment ako diyan. Back up ang gold sa Port Knox. Matindi, sabi ko. Yan yung paggawaan ng mental eh. Dapat makasama ka na hinirang ng langit. Mas masaya, sabi ni Ma'am Belen Kadangan. Binabati natin si Ma'am President Janice P. Sabi nga niya, baka makalabas na. Sabi ni Ma'am Lilibet Wallace, wala pa pong final date. Pag-uusapan paglabas ni Idol, baka yun niya iano sa bataan. Kasi gusto niyang makasama na. FFCI Worldwide.
Bago mag ano, sana makasama ko. Ako kaso working. Okay, ayan. Bago mag-birthday siguro, makalabas na si Idol. Yahoo, FLM lang malakas, sabi ni Mami Adelaida Dupagan. Sabi ni Secretary Arlene Olarte, wow, FLM mabuhay, sabi ni Secretary Arlene Olarte. Grabe, ano? Pinakamalaki, pinakamatindi, mega humanitarian sa buong bayan ng Mindanao, ng Bataan. Uulitin ko, sabi ni Boss Sinira, ha? Pwede kayong umuwi lahat, ha? At mag-represent ng isang epic humanitarian ever happen sa Pilipinas. Grabe yan. Sabi ni Boss Inirang again, sabi sa TV, yung food stamp ni President BBM is back up by ADB Bank. Pero ang optical ng FFCI at semen ni FLM ay back up ng Johnson's and Mathey, Fort Knox at ng 12 Federal Reserve System. Joke. Alam mo, nasabi sa akin yan, yung federal mga bangko sa Amerika ay meron siyang nakalagak na $12 trillion. Tatlong bangko sa Amerika. Yan ang sabi niya. Kaya tama yung sinasabi niyang back up sa Fort Knox. Mga bangko, mga Federal Reserve, diyan nakalagap ang gagamitin sa Marcos Foundation. Oy, aso yung mga taga-Bataan dito, FFCI ay Bataan, bakit wala kayo diyan? Hindi, wala akong nagko-comment sa taga-FFCI ay Bataan, no? Sila, President, nakalimutan ko pangalan ng President, Myrna de Guzman. Wala akong nagko-comment ba dito sa taga-Bataan? Hello, mga taga-FFCI ay Bataan po, pinag-uusapan na po dito namin ang inyong mega humanitarian. Bakit wala nagko-comment taga-Bataan dito? Sabi ni Ma'am Ana Gailo, FFCI Laguna, wow, mabuhay, kahinirang ng lahat. Uulitin ko lang ulit, sinasabi ni Boss Sinirang, ha? Medyo na lumulutang ako sa ere, eh. Sabi ni Boss Sinirang ng Langit, sabi sa TV, yung food stamp ni President BBM is back up by ADB Bank. Okay. Asian Development Bank. Pero ang optical Bank ng FFCI at SEMAI ni FLM ay back up ng Johnson and Mathey. Fort Knox Gold. Fort Knox at ng 12 Federal Reserve System. Yo. Joke. Flex ulit natin. Sabi, ito. Sabi ni Boss Sinirang. Kunwari lang yung joke. Kunwari lang yung joke. Nasa inyo na yan kung maniniwala kayo. Ni Congresswoman Geraldine B. Roman. Okay, ulitin natin. Babasahin ko ulit. Para sa kaalaman mo, nila. Basahin mo. Sa Republic of the Philippines. Nabasa ko na yan kanina. Representative Quezon City, Manila. Metro Manila. Yan po yung logo ng House of Representative. Ito may pakita ko lang itong malaking picture na to. Itong ayan ito maliwanag na maliwanag ito yung kapatid ni Imelda yan. Kapatid ni Imelda Marcos. Yan si ninang niya. Si Conchita. Conchita Romualdez. Kung peke si FLM ay ito ba? Si Conchita Romualdez ay kumbaga ay tawag nito? Magpapabudol ba?
Ayan, si Conchita, palakihin natin. Ayan, o. Conchita Romualdez. O. Ayan. Papayag ba na maging ninang sa kasal? Ito, ito. Meron tayong video dyan. Meron pa tayong video dyan. Kasama mismo si Imelda. Ito yun. Yung sinabi niya, hindi mo sinabi sa akin na sana ililagay natin sa kwadra. Sabi niya, yung sulat na sinabi ni Idol ay yung letter lang daw ang gold. Hindi mo siya sinabi, inilagay natin sa kwadro. Oh, eto yan. At sasabihin nyo na wala silang ugnayan. Nagbubulag-bulagan na lang. Siyempre mga baser yan, pilit. Pilit na sinisiraan. Yun lang. At ito nga ngayon, oh, ninong din niya yung PNP chip ngayon. Oh, ayan si Benjamin Acorda, ito. At itong kinakapatid niya, dahil itong si Benjamin Acorda ay inaanak ng kanyang nanay na prinsesa. Si Remedios Carino, hindi si Remedios Mangusin. Hindi po, iba 'yon. Iba 'yung iniisip nyo kasi, 'yun 'yung nag-alaga si Remedios Mangusin. Kaya ang talino talaga. Ang talino ni Pem na 'yung pag-aalagain ay kapangalan ng kanyang tunay na ina. 'Yun ang hindi nyo nalalaman. Kaya nga itinago sa pangalang Norman Mangusin. Para, tingnan mo, eh kung alam na Francis Leo Marcos yan, nung bata pa lang yan, ay pinapahanap na yan na gustong patayin. Mahirap nang magsalita kung sino ang nagpahanap at gustong magpapatay sa batang itinago na yan. Kaya ngayon malaki na, ay mga basher na ang binabayaran. Ganun po yun. Ayan, ituloy natin ang pakikinig dito kay Lemor. From Congresswoman Geraldine B. Roman, Representative 1st District of Bataan, dated May 18, 2023, addressed to whom? Mr. Francis Leo Marcos. Oh, wala pong iba nakalagay dyan. Nakalagay lang, Mr. Francis Leo Marcos. Okay? Dear Mr. Marcos, once again, I would like to thank you for your initiative to extend much-needed help to my constituents. We truly appreciate your in-kind donation that you wholeheartedly sent to my constituents at the height of the COVID-19 pandemic. My district will once again benefit from your golden heart in the form of eyeglasses which you will provide. As of yet, we are receiving requests from a multitude of Bataenos, young and old alike, who are in urgent need of the same. It is in this light that I would like to request for an optical mission that could greatly improve the vision of my constituents. I look forward to your favorable response. May God bless you more so that you can help more people. Very truly yours, Geraldine B. Roman. Yo, maliwanag, maliwanag. Sabi ni Boss Sinirang ng Langit, si Geraldine B. Roman ay liberal, isa sa haligi ng Liberal Party. Halos kilala niya lahat ng senador mula sa ama at ina palaisipan na parehong naging gobernador ng Bataan. Bakit si FLM ang nilapitan? Yun! Palaisipan. Yan ang palaisipan niya. Dahil subok na si FLM, nakilala niya kung sino si FLM. Langit.
Ganun lang yun. Isipin po natin ito, no? Si Geraldine Biroman ay liberal. Meaning, liberal party po ito, no? Boss Inirang, no? Isa sa haligi ng liberal party. Halos kilala niya lahat ng senador mula sa ama at ina na parehong naging gobernador ng Bataan. Bakit si FLM ang nilapitan? Pala, isipahan. Ibig sabihin, kilala niya kung sino si FLM. Anyari, ano meron? Bossy Nirang, ano meron? Oh. Bakit? Bakit hindi sa mga senador? Hindi kay BBM, hindi sa mga ibang kongresista. Bakit si FLM? Bakit sinasabi si Boss Inirang daw ay walang pera? Yun, ang hindi nila alam. Bakit? Boss! Ngayon lang yung sulat. Ngayon lang yung sulat ni Congressman Lamar. Oh, May 18. May 18. Yan. So, 6 days ago. Ayan. Nakasulat po dyan, May 18, 2023. So ano ang ibig sabihin? Maliwanag. Maliwanag pa sa sikat ng araw na si FLM lang ang nakakapagtaka. Makakakaya yan. At ilang constituents diyan? 750,000. Diba, Limor? 750,000. Kaya magpre-prepare ng 500,000 ang pre-prepare daw dyan. Wala isipan. O 750 ang i-pre-prepare. At baka ang mabigyan daw. Dalawang linggo nga daw eh. Tuloy lang natin ang pakikinig. Dalawang linggo daw mamimigay dyan. Ang ama niya ayan. Pakinggan niya yan. Ang Bataan. Hmm. Ang ina, dating gobernador. Ibig sabihin, meron siyang direktang komunikasyon sa mga senador at even sa presidente ng Pilipinas. Yun. Bakit? Bakit si FLM? Yan ang maliwanag. Ang ama niya ay gobernador ng Bataan. Ang ina niya ay dating gobernador. Ibig sabihin, meron siyang direktang komunikasyon sa mga senador at even sa presidente ng Pilipinas. Anyari? Hindi ko mai-connect. Bakit ganon? Kung meron siyang direktang communication sa mga senador and even sa president, bakit kay Boss FLM lumapit? Akala ko si Boss FLM ay nobody. Yun, tama. Nobody, you. Diba? Huwag mong anuin kasi. Palaisipan. Huwag mo na daw i-ano yung tawa, limo, pag ganyang na, mga, kasi ano? Kasi nasabi na mga bumabalahura kay Boss FLM. Totoong usapan. Nobody, pero... Huwag mo raw pindutin yung tawa, Lemor, pag mga seryosong usapan. Kasi para naman daw hindi seryoso pagka pinipindut mo pa yung tawa. Pagka seryoso daw, Lemor, huwag mo na raw pindutin yung tawa na background naman. Dapat palakpak. Pwede pa palakpak. Hindi yung tawa. Sabi ni Mami Dolores, yes! Exactly! Sabi ni Mami Dolores. O, diba? Bakit nga ganun? Sabi ni Boss Inirang, pero bakit hindi ang presidente ng Pilipinas? Yun, tama. Or yung mga kasamaan sa Congress. Sa Congress. Or sa mga kaibigan niyang senador. Oh. Bakit kay FLM siya sumusulat? Bakit hindi kay nasukir? Bakit? Yun ang bakit? Tanong. Yun ang matindi. Bakit? Yan ang katanungan. Kaya kayong mga basher ay alam nyo na. At sabi pa nga ng mga basher na meron daw inilabas na naman ng NBI na yung sinasabi pa ay sindikato raw nina Idol Bernard Chong at may
litrato nga doon ay topic na lang natin yan sa susunod. Ayan guys, hanggang dito na lang ito. Dahil kung gusto nyong panoorin ang kabuuan ng video na ito, live ni Lemor, ay puntaan na lang sa channel ni Idol, FLM Comeback. Ayan po. Kaya hanggang sa muli, ako'y magbabalik.